Hello guys, magandang gabi po. Ako ay meron akong order galing ng Lazada. Ang order ko ay sandal. Ngayon, hindi ko nakikita ang pag-deliver dito dahil pinaiwan ko lang sa kapitbahay ko sa may tindahan at saka yung bayad niya is through GCash, pina-GCash ko. So expected ko, nagtitiwala naman ako sa Lazada. First time ko ng ganito na mangyari pala sa akin na nabugos pala ako. Sandal ang orders ko pero ang dumating t-shirt na maliit na hindi makasya sa akin. Ito yung Lazada. Kung sandal to, matigas siya. Ngayon, ang expected ko nito, hindi to sandal. Kung sandal to, hindi to maganito. Kumot-kumot. Ngayon, sigurado, damit to. Kasiya ba yun sa akin? Maliit sa akin. Hindi damit order ko. Ito yung kwan ko, order. Tingnan natin, nandito kasi sa isang cellphone ko ginamit to eh. Ito. Ito yung order ko. Ayan ang order ko. Ayan. Tama ba yan? Na pinadeliver ng seller sa'yo. Ngayon, pinindot ko yung return refund. Ngayon, pag pindot ko yung return refund, hindi ako maka-access sa page ng seller. Kaya sabi ko sa isip ko, bakit hindi ako maka-return nito ng pan items? Kasi mali naman, pwede namang i-return. Kaso lang, parang binlock na yata ako eh. Binlock na ako nila. Yung problema nito sa mga Lazada, okay namang Lazada, isa lang kasi ng one day yan. Yung mga seller kasi, nagkwa lang yan, pumapasok sila sa Lazada para ang Lazada na magkuha na lahat ng mga items. Kawawa ng mga Lazada, yung pangalan na hindi nadala. Ito namang seller to, hirap kasi banggitin yung kanya, yung address niya. Bulakan tong address niya. Kaya tuntakin ko, hindi naman siya makontak eh. Salamat na lang po ang nag-sailor na itong ito. Merry Christmas na lang. Kunting halagang pera dapat. Hirap din kahit kunting halaga ng pera, hirap manloko ng kapwa-tao. Pare-parehas lang tayo mga Pilipino, maglupuhan pa tayo. Mayroon pa lang ganitong sitwasyon pa dito sa Pilipinas. So, kung sino mang nakarinig sa mga salita ko, pwede naman kayo mag-PM sa akin para ibigay lahat ng detalye sa ganitong sitwasyon. Baga kayo din isang mabugos din kayo nito. Sandogo, sandal ang nakalagay. Tapos t-shirt. Sino bang hindi maiinis yan? Kagaling ko lang sa labas. Tapos ganito ang ibubungad sa akin. Hindi ko na makontak yung seller. Hindi ko makontak yung seller nito. Kung sino ka mang seller nito, pwede namang ibanggit sa akin, pero sikreto lang. Kung sinong kuha nito, seller, wala tayong magawa kasi kumukuha lang din ako ng kwan ng sama ng loob na binigay mo sa akin. Nagtiwala ako sa inyo na mag-order ako sa ganitong sitwasyon na items na hindi naman ako nagsabi na legit talaga yung items nyo. Nagdalawang isip talaga ako. Tinistingan ko lang.
kung totoo talaga. Eh ngayon, hindi pala totoo. Talagang legit talaga ako na bogus. Salamat na lang. Merry Christmas. Ang Lazada, wala namang one dito ang Lazada. Walang problema ang Lazada dito. Ang problema lang yung mga seller para papunta doon sa Lazada. Yun ang problema dito sa kwan, mga seller. Kumukuha sila ng mga company na pwedeng padalahan nila ng mga items. Ngayon, ito problema tayo dyan. Ayun lang akong masasabi. Sana wala na mabugos sa inyong ginagawa niyo. Binlock mo pa ako. Salamat.